Kailangan lang natin dito, guys, is 10 mm. Tatanggalin muna natin yung cover. Tapos, tatanggalin natin itong mga screw sa mga clips. Para mahiwalay natin yung wires. Lagyan nyo lang ng tali. Markahan yung sa may alternator. Ayan, kita nyo yung marka. Tatanggalin natin yung bolt, dalawa. Tapos isa sa baba. Yung dalawa sa taas, ayan. Yung sa baba ay 14 mm. Yan, 14 mm yan. Yung dalawa sa taas is 12 mm. Tanggalin lang natin yan. Para makita natin at matanggal yung sa may oil filter. Pagkatanggal, balik lang natin yung mga bolts and nuts para hindi tayo mahirapan maghanap kung saan nalalagay. So, ayan. Una natanggalin itong VVT. Ayan. May isang volt lang dyan. 10 mm na volt. Luluwagan lang natin. Tapos, pipihitin lang natin pa kanan, kaliwat kanan yung ano, VVTi. Dahan-dahan lang. So, ayan. Ayan, natatanggal na. Ginawa ko, nag-connect lang ako ng dalawang wires. For positive and negative. Kahit alin dyan yung makonect, magpa-function yan. Kahit saan yung negative tsaka positive. So, lilinisan natin. Ginagamit ko lang guys is yung throttle body cleaner. Yan, kita nyo guys kung gaano pwede. Click nyo lang. Yung filter, small filter for VVTi. Yan. Allen range lang. Pag natatanggal yan, kasama na yung filter.
Pag hindi sasama yung filter, kukuha na lang kayo ng parang clip para mahugot nyo yung filter. Yan o. Kita nyo yung filter, guys. Kasama na siya paghugot ko. Yan, lilinisan lang natin. Throttle body pa rin yung gamit ko. Kita nyo, guys, kung gaano ka dumi. Sobrang dumi po, guys. Talagang pagkatapos nito, talagang smooth na smooth yung ano, takbo ng sasakyan nyo. May O-ring dyan, guys. Yan yung ano nyo. Parang lock niya. O-ring yan. So, tingnan nyo lang, baka mahulog. Yan, guys. So, malinis na siya. So, ngayon, after, babalik na din natin. Pagkatapos. Dahan-dahan lang. Pag napasok na, doon nyo lang gamitan ng alin. Huwag nyo lang persahin pag-lock. Next, natin ilalagay yung VVT. So, bago natin ilalagay yung VVT, lilinisan din natin yung ano, yung parang butas niya. Then, dahan-dahan lang pagpasok. Huwag niya lang pilitin. Papasok mo yun. Tapos, pag napasok, push mo lang. Kasi may O-ring yan, baka maputol. Yan, tapat niya lang yung butas niya para mailalagay ulit yung 10mm na bolt. Tapos, sigpitan. Huwag lang masyadong mahigpit, guys. Siguro mga 5 pounds of torque lang. Tapos, babalik naman natin yung belt. Huwag niyong kalimutan yung belt. Tingnan nyo na talagang nasa position siya. Yan, yung belt niya. Baka may babalik nyo, maluwag siya. Yung isa pala, hindi na pasok sa tamang lagayan niya. Babalik na natin itong holder adjuster. Tapos yung marka kanina, itatapat niya lang sa dating position. Yun o. Higpitan natin. Tsaka yung sa baba, yung 14mm. Higpitan na din natin. Pagkatapos nito, babalik na natin yung mga wires niya. Kukonek na natin. Dahan-dahan lang, guys. Tapos double check. Baka may makaligtaan kayo. Yan. So, double check lang. Yan, double check yung belt. Kung tama na siya.
double check yung mga wires. So tapos na. So may adjust lang tayo. So yan, 1000 RPM po, kita nyo. Dati 700 lang siya. Tapos nang tapos nating linisan, naging 1000. So ito lang yung adjust natin, yung sa may throttle body, yung hangin niya. Kasi medyo mataas. Kita niyo guys. 700 na lang yung ano. 700-800 yung RPM niya. Pagkatapos nating may baba yung ano, yung screw sa throttle body. So, yan guys. Easy. Kayang-kaya nyo. Kaya niyong gawin niyan. So, tapos babalik na natin yung covers. So, salamat guys. Sa susunod na naman. Thank you.